Hey guys, good morning. Welcome back to my YouTube channel. This is Christian SR Vlog. So for today's video guys, kamustahin natin yung mga halaman natin or house plants. Kung sino may mga nakasurvive sa tagal ng pag-ulan, almost 3 weeks na nga eh. So ayan si Kalankoy, nakasurvive siya. Itong ating mga mayana, mga mayana natin ay gusto nila ang rain. So ayan, yung mga napropa ko, lumaki na siya. As you can see guys, umahangin na naman at para po ulan na lang guys. Naku. So ayan yung mga iba nating house plants. Ayan. Maganda ang ating mga mayana, simula ng ulanan. At ito si Oxalis. Ayan, nakasurvive din siya. Guys, mahirap talaga kapag sunod-sunod ang ulan tapos non-stop. At napakadalang ang pagsupot ni Haring Arang. So sana nga guys, no, kahit papano kahit 2 days man lang umaraw, kasi kawawa na may mga iba natin halaman. Ayan, ang ating mga mayana na nagkagandahan. So iba sa kanila, pinapakita ko pa lang sila. Nang sa gayon ay kapag may nangingi, meron tayo may pamimigay. Ayan, ang ating mga mayana na nagkagandahan. Guys, mahina ba ang aking boses? Ito ang aking Jocelyn and Joy. Ayan, nakasurvey din siya. Pero minsan, pinahango ko siya. Sino si Ilong? Si Ghosty. Ang ating mga Ghosty plant. Ayan, nakasurvive naman po siya. At itong aking greenish garden, yung ghost plant ko ay unti-unti siya nalagas. So ngayon habang sumusikat ang araw, samantalahin natin paarapin siya. Ito ang gusto niya talaga sa araw ng house plant. Ayan, at ito ang ating another plant, si Mendoza. Ayan si Mendoza, kaya niya pag-tolerate ang matagal naman pag-ulan. Kahit gusto natin gumawa kaso pasulpot-sulpot ang pag-ulan. Uulan, aar, uulan, ganun. Tapos guys, ito si Danskop. Kaya niya po rin itolerate ang mahabang pag-ulan. Yun nga lang, medyo hindi na siya ganun ka-firm kapag hindi po talaga siya nasisikatan ng araw. Gusto nito kasi talaga direct sunlight eh. Tapos itong last na git ko nga dati to, binlog ko na to, itong ginawa ko dish garden. Ayan, si Rose Cabbage, unti-unting natanggal ang mga dahon. Dahil si Rose Cabbage, ayaw niya po talaga laging basa. Ayan. Ito dati, ang ganda na nito, di ba guys? Ito, nag-etoliated siya. Simula nung di nagpapakita talaga si Haring Arang guys. Ayan, napakahaba na niya. Ito, ayan, medyo nang yellowish siya kasi hindi talaga siya naarawan guys. Napakatalang sumulpot ni Haring Arang. Tapang lumiliwanag lang siya. Ito si Fred Prince ko, naglatas din ang kanyang dahon. Kailan lang yung binilago siya sa mga yung echeveres nga guys. Ayan, ayan na nga silang, ayan na sila ngayon. Tapos ito si Wonder Manico. Ayan, mawala na kanya yung mga cotton-cotton dahil hindi nasisikatan ng araw. Gusto kasi ni Wonder Mani direct sunlight din. Yung mga mayana natin talaga yan. Ang iba dyan, kaya nilang itolerate ng mahabang pag-ulan. Ayan, silang, si Gumamela, kaya niya rin itolerate ng pag-ulan. At dito naman tayo sa mga cactus, guys, no? So, ang cactus, compare sa succulents, mas madali alaga ng cactus. Ayan, kahit huwag na po kayong magdilig, umasa na lang po tayo sa pag-ulan. Para hindi rin sila ma-root rot pag sobrang basa yung soil. Sa ngayon, siguro hindi na muna ako magkukulit.
nagbalik na marami sa ambulance kasi ano talaga eh, pag ulan na talaga, hindi natin maiiwasan yung pagsulpot ng ulan. Mga cactus na lang muna talaga ang ating i-collect muna sa ngayon. Dahil ang cactus, yan, kahit isang buwan nyo silang hindi diligan nga eh. Basta umasa na lang po kayo sa patak ng ulan, sa unggi ng pag-ulan. Ito si ballerina ko, oh. At ito ang aking propagation ng Black Prince. Ito si ballerina, nag-mash na ang kanyang mother plant. So, sinave ko siya. So, ayan, tinransfer ko na lang siya dyan para masurvive pa natin yung mga babies niya. Ayan. Ito, si ano naman, petunia natin, gumanda naman siya yung naulanan. Ayan. Ayan, si Caladium. Love niya talaga ang pag-ulan. At ito ang ating pillow plant na malago na siya ngayon. Si pillow plant, kaya niya rin po i-tolerate ang ulan. So, hindi pare-parehas ang mga halaman natin, guys, na kaya i-tolerate ang araw at kaya i-tolerate ng mahabang pag-ulan. So, dapat search lang talaga tayo kung ano yung dapat natin i-expose sa ulan at sa arawan. Ayan, to sa aking actin niya, oh. Hindi na siya maganda. Parang nasuklan din sa ulan, eh. Tsaka yung barricaded kong acti niya, ayaw, nalusaw na, wala na, nag-RIP na siya. Itong succulents na to, di ko alam kung anong tawag niya, no? Kaya niya rin i-tolerate ng araw, ng ulan. Tapos ito si Tito Vance, yan, nakasurvive din siya. Si Fred Ives. Yan si Crested Fred Ives. Crested Nevada. At si Nevada na hindi. Yan. Ang ating mga nakasurvive. Si Adolphe. Yan. Si Adolphe madali lang. Di walang kaselan-selan yan. Kaya guys, sana talaga. Sana umaraw. Kasi maganda talaga inaarawan sila eh. Tumitigas ang kanilang mga dahon. Ito ang aking dish garden. Matagal na yan. So, ayan. Rain or shine siya. So, yung iba hindi ko na nakuhanan dahil tinitingnan pa natin sila kung gaganda pa. At si Black Prince, ayan, kaya niya po i-tolerate ang ulan. Ang aking ayan. Ito ang mga kalangkobi na kayang-kayang mag-survive sa napakahabang pag-ulan. Pero dapat guys, kahit sobrang kaya nilang i-tolerate yung ang ulan, kailangan pa rin natin silang isilong minsan. Iwasan natin sobrang sila mababad sa ulan kasi kanilang dahon nagmamashi din. Ito si ating Choco Monsoon, dati napakalago niyan. At ito another adult din. Ito si Millionaire. Kaya niya po i-tolerate ang ulan. Ayan, yun na napansin ko sa kanya. At saka ito rin si Kalangkowi. Pink Kalangkowi. Tapos ito si Camper na wala ng kanyang kulay. Si Camper ma-prone siya sa fungus. So, binawasan ko na ang kanyang mga leaves na fungus para hindi na makahawa pa. At ito ang ating mga iba pang halaman. Ito si Potos, Golden Potos. Yan. Ito si Potos, love naman niya po ang pag-ulan. At itong Kalangkowi, Boss Geljana. Ayan guys, ito si ano ko, si Harry Watson. Naubos na ang kanyang mga dahon. Dati malago siya, diba guys, yung pinilex ko siya. At ito si Loxiflora. Ito. Ayan si. Ayan sila mga nakaligtas. So guys, until next time guys, update na lang tayo sa next vlog. Bye!